Hello guys, good morning sa inyong lahat. Welcome to another video of Motovlog. So ngayon may i-restore tayong motor. Nabili natin siya, murang-mura lang. Parang ipapamigay na lang. So tignan natin kung maaayos pa natin. So ang motor na to guys is rusi lang. Wave style siya. Wala na siyang mga play rings. So ang unang gagawin ko bago ko, so bali ang stock kasi siya ng 4 years sa kanila. Na-stock up siya ng 4 na taon. Ang naging problema dito, yung padyakan niya naka-stock na. Hindi na siya masipaan. So titingnan natin kung bakit siya hindi masipaan. I-check natin yung sa stator kung umiikot 'yon, yung flywheel pati yung mga barbula. Tignan natin kung gumagalaw o baka tumukod na. So check natin yan mamaya. So bago natin i-check yung motor na to, nilinisan ko muna. Kasi tignan nyo naman itsura. Papakita ko sa inyo mamaya yung itsura niya. Bali yung gagawin ko, tatanggalin ko muna yung cover. Tapos nilinisan ko bago natin gawin yung ano. Bago natin hanapin yung sira kung bakit hindi siya masipaan. So marami tayong gagawin dito guys. Papakita ko sa inyo lahat kung ano yung gagawin natin. So sa ngayon, lilinis ako muna. Babalikan ko kayo mamaya pag nalinis na natin. So ito guys yung nabili natin na rusi. So tingnan nyo, wala na siyang kaha. Yung head, wala na siyang play rings. Ito yung meron sa kanya. Yung dashboard niya. Ito yung, tingnan nyo yung itsura ng makina niya. Black. Kalawang na. Tapos yung carburetor niya, open curb na. Nasiraan yung tapalodo. Ito yung cambio niya. Yung cambio niya, nakapaling. Tingnan natin kung paano natin maayos yan. Tapos, ito yung problema niya. Yan. Ito yung kick niya, hindi niya naka-stock na yung kick. So yun, stock up yung kick starter niya. Check natin mamaya yung sa bulb. Yung mabarbula niya tsaka yung flywheel niya kung umiikot. Para malaman natin kung bakit naka-stock up to. So yun yung itsura niya, yung mugs niya yan. Mugs na kabaklas. So yun. So yun yung nabili natin na rusi. So papakita ko sa inyo kung paano natin maayos to. Lahat ng ayusin natin dito ay bibidyo ko para malaman nyo kung paano mag-ayos ng mga stock up na motor. So bago yan, lilinisan ko muna para ayoko kasi gumawa ng madumi. Linisan ko muna, tapos tatanggalin ko itong cover para madali hanapin kung ano yung sira. So pag nalinis ko na, babalikan ko kayo. So hello sa inyo guys, ibabalik ulit tayo. At medyo nalinisan na natin tong motor. Yan guys, medyo nalinisan na natin siya ng konti. Yung mga sinabong ko lang siya, tas bali sinabong ko lang siya ng Joy para mabawasan yung dumi niya. So yun na itsura niya ngayon. Medyo luminis na siya ng konti.
pwede na natin hanapin yung problema na ito. Kung bakit hindi siya, kung bakit ayaw mapadyakan ng kanyang Kickstarter. So yung kasi problema sa kanya, hindi natin mapapagana ito kapag stock up. Bali, ito yung problema niya. May stock to, ayaw dumiretso. Ayaw talaga. So, tignan muna natin kung anong, bakit ayaw niya masipaan. So, una, tatanggalin ko muna ng langis kung meron pang natirang langis to. Tanggalin muna natin yung langis. So, to guys, tanggalin na natin yung langis. Gumamit lang ako ng 17mm na socket. Yan guys, walang lumabas na langis kahit konti. Parang may tumig pa yata yung makina. So buksan natin tong dipstick. Buksan natin tong dipstick guys. So ayan guys, stock up yung loob. Stock up yung loob guys. Tiho yung langis. So palagay ko may mabababa tong makina na ito. Dahil wala talagang langis. Talagang langis na lumalabas kaya ayaw masipaan. Stock up na yung loob. So gagawin ko muna, babaklasin ko muna tong carb. Tsaka tong takip ng ating cylinder head. Ng tapet pala. Tsaka yung sa stator, tingnan natin kung anong makikita natin doon. Yun muna yung gagawin ko ngayon. So, balikan ko kayo. So, yan guys, baklasin muna natin yung magneto. Tingnan natin kung stock up din siya. Ito lang, tatanggalin lang natin itong mga bolts. Tiga mo lang. Lawang, no? Yan guys, kinalawang yung kanyang magneto. Mahirap tanggalin ito.
Kaya pala ayaw masipaan. Kasi stock up na to. Kailangan matanggal natin itong magneto. Bigyan na ba yan? Bigyan mo. Uy, baka mabanggamay mo. Ano ko dito? Basa. Ano ko dito? Urong dito, oh. Kita mo ba ito? Hindi ka, mamaya. Ang bawas ng kalawang. So guys, tatanggalin natin itong magneto, yung carb natin. At saka so guys, bali sa manifold ko na siya tatanggalin para walang nakaharang kapag tinanggal ko yung tapet cover natin. So guys, tanggalin na natin tong tapet cover natin. Sa pagtanggal na ito, gamit tayo ng 17mm. Tanggalin natin tong takip ng tapet. Check natin yung barbula kung gumagalaw. Mas maganda kapag yung sakit yung gamitin niya para hindi siya bumibilog. Madali lang siya matanggal. Kailan na? Tanggalin na rin natin yung ating spark plug. So guys, subukan na natin kung matatanggal natin yung ating magneto kahit puro kalawang. So gamit lang tayo dyan ng 14 na socket. Yung ginawa ko, ganun lang diskarte ko sa pagtanggal. Sa pagtanggal ng nut ng magneto.
Natanggal na natin yung nut. Bago ko siya bakalasin, guys, nilinis ako muna yung aking magneto ng gasolina para hindi ako mahirapan sa pagtanggal dahil stuck siya ng kalawang. Sa pagtanggal, guys, pukupukin muna natin yung bawat gilid para di tayo mahirapan. So guys, gagamit na tayo dito ng magneto puller natin. So meron dyan na 17 sakit na gagamitin natin at katala. So ilagay muna natin yung ating magneto puller. Isuksok muna natin siya. Buti siya lang. Mura pa. Dapat guys, medyo mahigpit siya. Gamitan natin ng katala. Pagkatapos gamitan natin ng 70 na sakit. Pahigpit ang clockwise. Higpitan nyo lang hanggang sa matanggal yung magneto. So kung nakita nyo guys, tanggal na yung magneto. Tignan nyo naman yung itsura. Tignan nyo yung nangyari sa magneto niya. Kinain na siya ng kalawang. So pati yung sa starter gear, kailangan matanggal din natin yun. So yan yung mga namuo sa loob ng mga kalawang. So tanggalin na natin yung puller natin. Gamitan natin ng katala. So yung mga bendix natin, hindi ko na ibabalik yan. Hindi ko na rin ipapaganayan yung starter nito. Bali, tanggalin na natin tong starter gear. Bali, lilinisan ko muna tong magneto. At saka yung stator. Pati yung starter gear natin. Nilinisan ko muna yan kapag natanggal ko. So guys, tanggalin na natin yung starter gear assembly. Para malinisan natin. Una, tanggalin muna natin yung nut sa ating sigunyal. Tapos tanggalin natin yung bolt ng lock ng ano. Yung lock ng ating starter gear. So gamit lang tayo ng T-wrench dyan. Para matanggal natin. So tanggalin naman natin yung shear clip na ito, yung lock. Para matanggal na natin silang dalawa yung ating starter gear assembly. So yan guys, natanggal na natin, gamit lang tayo dyan ng pantanggal ng shear clip. Madali lang yung tanggalin. Pagkatapos guys, tanggalin na natin siya. So guys, tanggalin natin yung guide para di tayo mahirapan baklasin.
So yan guys, natanggal na natin. Napakadali lang. So linisan muna natin to. Ng ating crankcase. So pati yung magneto. So guys, linisan muna natin to. Tsaka yung stator. Tsaka yung magneto. Hindi pa rin naiikot yung hindi pa rin siya nasisipaan. Kahit natanggal na namin yung stock up. So mamaya babaklasin ko na yung head tsaka yung block. Ito mahirap na kasi pag binabato hindi tayo mahihirap ito nakatabi mo eh.
So yun guys, narinis na natin yung narinis ko na yung stator at yung magneto, pati yung starter chain tsaka yung starter gear. So ayan na yung itsura ng rusin natin. So yan, narinis na rin natin yung ito, narinis na natin to. Kanina puro kalawang siya. So gasolina lang pinanglinis ko sa kanya. So mga boss amo, hindi ko siya ngayon matatapos kasi may gagawin ako mamaya. Maaagad tayo sa oras. Bukas ko na lang siya itutuloy. Pero nalinis na natin yung mabuksan na natin dito sa bandang magneto niya. Okay na siya, hindi na siya na-stop. Pero hindi pa rin nakikik yung ano, yung kickstarter niya. Stock up pa din. So bukas ang gagawin ko, check ko naman yung kanyang head, cylinder head at cylinder block. So yun yung gagawin ko bukas. Yun yung project ko sa kanya bukas. Pwede kasing stock lang yung kanyang piston. Baka nangalawang din kasi nga. Kasi yung langis niya may halong tubig. Baka pinasok na rin ng tubig yung loob. So sana dito lang ang problema sa cylinder block lang. Kasi kapag di nakuha sa cylinder block, baka ibaba natin yung makina nito. Ma-check natin yung loob kung bakit hindi siya ayaw gumana ng kickstarter niya. Baka nangalawang na yung sigon niyan. Baka may nag-stack up sa loob. Pero sana yung sa piston lang. Yung sa block lang. So hanggang dito na lang muna tayo. Bukas na lang yung kasunod ng video na to. So, okay, takits na lang. So, itutuloy natin tong video na to sa next vlog.